Uy, parang Stong. Nabasa mo na ba itong babasahin ng Philrice? Tungkol daw sa kontroladong pagpapatubig. Oo, parang Deting. Tinuro yun sa amin nung nag-training kami doon. Lubuglitaw, ang tawag doon. Lubuglitaw? Parang buwan at araw? Paano daw? Alam mo, parang Deting, malakas talagang kumusulong ito. Pagpapanay. Ayon sa pag-aaral na sinagawa ng Philrice, umaabot daw ng 4,000 litro ng tubig ang kailangan para umamin ng 1 kilong palay. Kung ang nakasanayang pagpapatubig, ang gagawin. Sa kinagisnan natin, may tubig ang palayan mula lipatanin hanggang 1 o 2 linggo bago mag-ani. Ang kontroladong pagpapatubig o lubog ito ay kakaiba sa ating nakagawa. Mula 20 hanggang 30 araw mula pagkalipat o sabog tanin, hinahayaang matuyo ito ng natural doon sa bukid. Malaki ang may tutulong nito, lalo na sa mga kuminal na irigasyon. Ibomba ang sakahan, maliit ang imbakan ng tubig, at lalong-lalo na sa mga dulong sakahan. Sapat na ang 1 linggong paghahanda ng lupa. Basta hindi lang ito madamo, hindi kaya naararo ito ng tuyo. Panatilihing pantay ang lupa, upang pantay din ang tubig at ang abono nito. Siguraduhin lang na 2 hanggang 5 sentimetro ang babaw ng tubig mula sa paghahanda, hanggang 30 araw pagkatapos magtanim. Ganon din pag maglalagay ng abono at sa panahon namumutlak at naglalaman ang mga palay. Maiiwasan na ang damo, magagamit pa ng husto ng palay ang mga sustansya na galing sa lupa at sa abono. Paano naman malalaman kung tama yung lalim ng tubig ng ating palayan? Nga pala, parang Berti, si Engineer Banji Sibayan, ang eksperto natin sa pagpapatubig mula sa Philrice. Ano ba mga pogi? Mukhang maimportante na pinag-uusapan ah. Ano ba yan, chicks ba? Ako po. Hindi po, Ma'am Banji. Pinag-uusapan namin kung ano tong lubog litaw. Nabasa niya raw kasi sa isang magazine ng Philrice. Pinag-uusapan namin kung paano ito ginagawa. Ganito kasi yan, Berti at Estong. Kapag magsisimula ang tag-ulan, dapat isara ang mga pigtas sa mga bukirin. Ito ay para maipon ang tubig ulan. At magtanim na kung may sapat ng tubig. Kung medyo bitin naman ang tubig sa tag-araw, dito natin gagamitin ang sabog tanim. Ma'am, sabi po kasi dito sa magazine, kailangan daw 5 sentimetro ang lalim ng tubig. Paano naman malalaman kung gaano kalalim ang tubig sa aming palayan? Ganito kasi yan. Sa panimula, gagamitin natin itong tubong ito. Ang tawag dito ay observation well. Ma'am, paano naman po gumawa niyan? Itong observation well ay pwedeng gawin mula sa isang PVC pipe o bias ng kawayan. Kung bias ng kawayan, siguro din lamang na walang buko para diretso ang tingin sa loob ng kawayan. Tumutol ng mga 25 cm haba. Para maobserbahan ang tubig sa ilalim ng lupa, dapat na ito ay diretso ang pasok ng tubig. Kaya bubutasan natin siya gamit ng isang drill bit. Ang mga butas mula sa itaas hanggang sa ilalim, pamula sa 5 cm ay may espasyong 2 cm. At sa pagitan naman ng 2 butas, paikot ay may 4 hanggang 5 cm. At pamula sa dulo o sa ibabaw, mag-measure ng 5 cm at ito ay tatatakan natin ng WS o wet season. At pamula sa ibabaw, mag-measure naman ng another 10 cm at ito ay dalagyan natin ng dry season. Sa ganitong paraan, makikita natin pag ibinaan na sa bukid ang observation well at silipin kung meron pang tubig sa ilalim ng lupa sa tapat ng mga ugat ng palay. Sa paglalagay naman ng observation well, pumili ng pinitak na maaaring kumatawan sa kabuuan ng inyong bukid. Maaaring ito ay ang una hanggang 2 pinakamataas na pinitak. Sa pinitak na napili, ang mainam na paglalagyan ng observation well ay mga 1 hanggang 2 metro ang layo mula sa gilid
upang madaling masilip ang loob nito. Hawakan ang observation well at itulak pabaon sa lupa at ulitin ito kasama ang naipong putik sa loob. Ulitin ang prosesong ito hanggang umabot ang observation well sa markang tag-ulan o wet season kapag tag-ulan o sa markang tag-araw o dry season kapag tag-araw naman. Simulan ang pagpapatubig ayon sa ibinabadya ng observation well. 30 araw o 4 linggo pagkatapos maglipat tanim. Kapag magpapatubig kung tag-ulan, magpatubig lamang hanggang umabot sa dulo ng observation well. Kapag tag-araw, patubigan ang palayan hanggang umabot ng 5 cm ang ilalim o umabot sa markang tag-ulan. Ulitin ang pagpapatubig kapag wala nang nakikitang tubig sa loob ng observation well. Mas mabuting magpatubig sa hapon, bandang alas 3 o alas 4 para maiwasan ang malakas na evaporasyon at para hindi mainit ang tubig na magmumula sa sistema ng irigasyon. Sa panahon ng pamumulaklak, panatilihin ang 5 cm lalim ng tubig sa palayan para maiwasan ang hindi paglalaman ng butim ng palay. Ang huling pagpapatubig naman ay nararapat gawin 1 linggo bago umani para sa mga katamtamang klase ng lupa at 2 linggo bago umani para sa mga pino o lagkiting lupa. Wow! Napakainam pala ng observation well. Madaling gawin, madaling gamitin, at tipid pa sa gastusin. Tama ka dyan, Estong. Bukod sa tipid sa patubig, naiiwasan pa ang palay na dumapa dahil ang mga ugat ay kumakalat at nagkakaroon ng anchorage sa lupa. Aha! Okay yan ah. Hindi na ma-access sa tubig. Maganda pa ang tubo ng mga palay. Oh, alam nyo na ha, kung paano inyong gagawin, lalo na kung limitado ang tubig sa inyong palayan. Oo nga ma'am, buti na lang may mga ekspertong katulad nyo na handang tumulong sa mga poging magsasakang kagaya namin. Kung may mga tanong po kayo sa pagpapalay, tumawag lamang kayo o mag-text sa aming numero 0920-911-1398. Handa kaming sagutin ang inyong mga katanungan nang mawala ang agam-agam ninyo tungkol sa pagpapalayan. Magtanong nang maging marunong!